Welcome to Donmar TV News Channel. Okay, panoorin po natin itong interview ni Professor Clarita Carlos sa SMNI with Mike Abe. Ito'y tungkol sa latest kagahapon na presidential part 2 ng presidential debate sa COMELEC. I think it is sa ginanap yan sa channel na News 5. Okay? And also, let's hear from the comments and reactions of Professor Clarita Carlos sa mga latest na mga nagaganap sa galawang pampolitiko sa palapit na election May 9. Okay? So, alam naman natin na paborito natin itong si Professor Clarita Carlos when it comes to the intelligence of this aspirant. So let's hear from her kung anong kanyang reaction because she is from SMNI but the debate is from News 5. So hindi naman kasali si Professor doon pero makinig tayo sa kanyang reaction. But guys, bago ang lahat, please like this video guys. I'm begging you to like this video para kakalat ito sa mga PBM supporters at sa mga friends and families natin para aware sila sa mga nagaganap sa palapit na eleksyon na mga galawan sa politiko. Okay? Like this video guys. Like. Okay. Let's play the video and let's hear the comment of the professor. Carlos, para pag-usapan natin ang ilang mga issue at assessment na rin kapon sa nangyaring debate at iba pang mga issue sa politika. Professor, good morning po. Si Jade po ito at si Mike Abe sa Usaping Bayan. Marami. Ano pala, si Mike Abe at si Jade ang nag-interview kay Professor Carlos. Maraming salamat po muli sa inyong oras. Jade and Mike. Ayun. Well, ito naman ay debate ng COMELEC. O, ibig sabihin, gobyerno yung nagpa-debate. Ano, nag-sponsor doon sa last debate kagabi. Napanood mo ba at ano ang iyong masasabi? Anong assessment mo, Professor? Sa kasawiang palad, hindi ako nakanood. Sige. Okay, guys. Si Professor Carlos pala, hindi nanood sa debate ng News 5. O, sa alamin natin kung bakit hindi siya nanood. Lipat natin ng ano, ang topic. Okay. Hindi. Hindi ko napanood. Patay na yung siyam na kandidato, yung professor ng bayan, hindi nanood. So, ibig sabihin, hindi interesado sa inyo. Guys, sabi ni Mike Abe, hindi raw nanood si Professor Clarita Carlos sa debate. Baka naboringan ito. Kasi alam mo naman si SMNI na talagang chinap-chap yung mga politiko. Ngayon, si Professor Clarita Carlos hindi nanood sa debate. Ano kayang reason? O ikaw ha? Ano naman magagalit? Professor ha? Kaya naman ako tumaway. Alam ko naman. Biro lang po yun. Alam ko naman. Busy lang kayo. Anyway. Alam mo guys, itong si... Kahit strict ito si Professor Clarita Carlos, talagang okay lang siya sa mga biro. No? Yan ang nagustuhan ko kay Professor Clarita Carlos. Ganito. Game na game sa mga biro rin, di ba? Ganito lang ho, Professor, ang tanong ko siguro. Well, marami nang naglabasan na nagkakarigudo na. Ano tawag ko? Tama. Nagkakalipat-lipat na yung mga kandidato, yung partido, yung mga followers ay naglilipatan na. So, alam ko, namomonitor mo yan. Katulad nangyari kay Soto. Mm-hmm. Una, si Lacson, iniwan ng kanyang partido. Tapos ngayon, si Soto, yung kanyang Nationalist People's Coalition, yung mga member niya ay lumipat na rin. Parang naiiwan sila eh. Anong tingin mo rito? Bakit parang yung Lacson-Soto ang nagkakaroon ng problema sa kanilang mga followers at political party, Professor? Well, mainly because siguro na-discuss na natin to Mike yung broken political party system. Plus, yung NPC kasi is not a political party but a coalition of various political groups. That is the reason why nagbabalasahan sila, naglilipatan sila para mas guwapo sila, no? To have more political capital. But, you know, all these things will disappear na if we have a parliamentary system, di na pwede yung ganitong kalakaran. Mm-hmm. Kaya pala, well...
Kasi guys, itong mga politiko na mga kulelat, no? Talagang they find ways na tataas ang kanilang survey or tataas ang kanilang boto through palipat-lipat ng ibang mga kapartido o palipat-lipat ng mga katandem. So, dapat natin itong bantayan, guys, ha? Huwag tayong magpadala dito. 35 days na lang before election na professor, anong tingin mo? Marami pang ganyan na lalabas, marami pang regodon, marami pang sabihin natin nagsisiraan sila. Para tingin mo? Yeah, it's coming out of our ears. Sana May 9 na bukas, no? Kaya mo. Oo. Kakasawan. Ako rin eh. Campaign fatig eh. Talagang patig na ako. Sawang-sawang-sawa na ako. Yeah. The professor is bored already, guys. Gusto na niyang May 9. Oo nga. Ayan, tagal pa eh. 31 buong magit pa. 35 days, ano? Alam mo, itong mga taong mga maraming laman yung utak. Hmm? Madali itong maboard sa mga, alam mo naman, mga simple things na madaling isipin. So, kaya gusto na niyang mag-May 9 kasi ang boring na. Alam na niya. Alam kong si Professor Clarita Carlos, alam na niya kung sino ang kanyang iboboto. Well, tsaka magastos. Kawawa rin siguro. Yung mga gumagastos dyan, talaga nagagastos na sila. Kaya nga ang haba pa. So, anyway, talagang ganun po yung sinasabi ng batas. Wala tayong magawa. Kaya yung reforma, malawakan talaga eh. Ganun pa man, meron nga well, ang kanina, Mike, meron, kasi may nadaanan kami kahapon, I went to Clark kasi para bisitahin yung maliit na lote ko doon. May nadaanan kaming yung parang caravan-caravan. So huminto kami doon sa isa, nag-interview ako kung magkano yung binabayad sa jeep niya. Jeep kasi yun eh, parang inano, hinar, no? Sabi niya, parang 5,000, pero kanya yung gasolina. So, so, di ba laki no? Sisipin mo kung laki nga. Laki na. Laki, no? Laki di ba? Oo, 5,000 eh kung 10 jeep yan, na ba diyan? 20-seater, yung mahaba, yung naigsing jeep. Yung mahabang jeep. Oo. Yun na pala ang hanap buhay ngayon ng mga driver ng jeep. Kaya pala, kasi kung sila yung mamamasahero, yung mag-regular na pasahero, hindi sila kikita ng ganun. Di ba? Sinabi dito guys is naka-encounter itong si may source, itong si Professor Clarita na yung mga jeep ng driver ay binigyan ng tag 5,000 pesos para sa, I think sa caravan ito. Pero gasolina na sa mga drivers. Pero malaki na yung 5,000. Professor. That's right. Kasi kung ako yung jeepney driver, titanggapin ko agad yung 5,000 dahil, you know, hindi na ako ano ikot-ikot dyan. Ay, meron pang sure na, ano, then park ka lang ng caravan. I don't think, nothing wrong with that, Mike. You know, I don't think anybody, tricycle ka, bisikleta, etc., o motorsiklo, will participate. Oo, naghahanap buhay lang sila, di ba? Paid on their own. But we cannot assure na itong mga jeepney drivers ay boboto sa nagbibigay sa kanila ng 5,000. Okay? Relation, these are people who are who are working. So if they can get 5,000, 1,000, etc. Within a short period of time, why not, 'di ba? Why not? Okay lang 'yon. Okay lang dahil inarkila naman sila. So part ng business 'yon ng operator at ng driver, basta kumita sila. Okay 'yon, 'di ba? So marami pang ganyan, kaya malalaki ang gastos pala kung 5,000 isang jeep. Ay ang daming jeep na ginagamit, may mga bus pa nga, 'di ba? Oo. Malamang totoo 'yon. The other part of that, Mike, is that people should not lean on or depend on the size of the caravan or the crowd because of this kind of dynamics, 'di ba? Yeah. Hindi ibig sabihin na malaki yung caravan o mataas yung caravan ay ito ang pagbabasehan natin na itong kandidato na ito ay maraming supporters. Hindi ganyan. Dahil hindi natin alam yung nandyan sa caravan ay puro yan bayad sa kagaya nitong mga 5,000 na ikaw ang gagamitin. So talagang di maiiwasan, nadadami talaga ang crowd. Ikaw magsabi na, you know, you have X thousand of people participating, but those in a candidate's rally or a campaign sortie, but that doesn't mean that those are translated into votes on May 9. Ayan, di ba? Sabi ko. Dapat walang ganun pagtalon, you know, it's called a conceptual leap, no? Walang ganun pagtalon.
Totoo yan. Yung survey at saka crowd, hindi pa yun, ayun yung guide lang yan, pero hindi yan 100% ay masusunod dahil baka mamaya yung nasa crowd na yan eh, hindi naman pala butante, hindi nakapag-registro. So, yun. Kaya importante yung May 9. Kaya nga lang, matagal pa, Professor, 35 days pa eh. Nakakainip talaga. Ay, nako, sinabi mo. Just talking anyway, so, about this mic already tires you. Oy, balikan natin yung yung sinabi mo, mukhang makakatuto talaga. Last time na nag-usap tayo, nung last week lang, na in 2 weeks time, baka magkaroon ng ceasefire dyan sa Ukraine-Russia. Mukhang mangyayari. Yeah. Kasi parang lumalambot na. Ang init. So guys, ang pinag-usapan na nila sa next topic nila is ang Ukraine at Russia. Na so, sa ibang video na naman natin ito i-react. So far, yun ang reaction sa kay Professor Clarita Carlos sa mga ganap ng politiko sa malapit na ang May 9. So bored na si Professor Clarita Carlos at hindi nanood sa debate ng COMELEC. Okay, I don't know kung anong reason pero hindi interesado si Professor sa debate. Baka na busy. Okay, so hanggang dito na lang guys. Please like and share this video, okay? Like and share this video para kakalat din ito sa friends and families natin at sa mga BBM supporters. Subscribe to my channel, YouTube, Donmar TV, okay? And hit the notification bell para naman updated kayo sa mga, ma-notify kayo sa latest na mga news natin, okay? So hanggang dito na lang. See you in my next video. God bless everyone.